Good day guys, meron tayong another issue. Mag-start ulit ng araw natin. Meron tayong customer dito from Sariaya. Sariaya no? Sariaya, Quezon. Ang problema nito, pag tumatakbo daw siya ng 80 pataas or 100, binabad niya. Tumataas yung temperature. Ngayon, kung nanonood ko talaga ng video ko, makikita mo yan. Discuss ko na yan, yung issue na yan. Ito yung findings natin. Ay, so yan, nakabukas na. So, ang common issue niyan is itong radiator na 3 rows, no? Yung copper. Nakikita nyo sa ibang mga video ko, talagang tinatanggal namin yan. Dahil nga ganun yung reklamo lagi ng owner, no? So, pag tumatakbo silang mabilis, doon siya tumataas. Pero pag nasa idle yan, nasa city driving, hindi tumataas yan. Ayun, ang problema niya. Pagka umaahon at saka tumataas, umaakyat, doon yan tumataas. Okay. So, ngayon gagawin natin dito, papalitan natin ng radiator. Ngayon, may isa pang problema. Okay. So, tinatanong nga nang mayari kung normal ba na maungol yung makina. Check natin. Pwede yung panatanggal yung ano? Ito. Yung tubig? Tubig? Oh, adjustas eh. Nasa taas. Ay, ayan. Ngayon, pag inapakan natin yung accelerator. Makikita nyo, gumagala naman yung tubig. So, working yung pump. Ngayon, marinig yung ungol ng makina. So, hindi normal. Okay, so yung pag-uungol ng makina, hindi normal, no? So, konting rev mo lang, umuungol na siya. So, yung ibang mga customer ko niyan, o yung mga nagpapagawa na dito, alam na kung ano yung dahilan niyan. Ngayon, yung mga hindi pa nakakalam, ang dahilan niyan is yung pagdagdag nila ng silicone. So, yung mga nagdadagdag ng silicone dun sa may fan coupling, yan ang dahilan niyan. Kaya lagi naka-engage. So, naka-idle pa lang ngayon. Ayan, nakahinto. Naka-engage niyan. Kaya di pa umaandar. Ang trabaho kasi ng coupling niyan, pagka mainit na yung makina, saka lang niya mag-engage. No? Saka lang niya kakapit yung clutch pan para palamigin yung radiator. Ngayon, ang nangyayari ngayon, lagi siya naka-engage. Kaya kahit nakarekta ka na or nakahinto ka, idling, naka-engage yung clutch pan. Ngayon, kaya naiinganyo yung mga mayari niyan. Kasi sinasabi siyempre ng mekaniko, hindi tayo naninira, no? Ito yung reality niyan. Yung kasing gumagawa, ang gusto niya mangyari, lagi naka-engage yung pan. No? Para hindi tumaas yung temperature. Pero proven, tested ko na yan. Na kahit di mo dagdagan ng silicone niya, may tamang dami yan. Hindi yan tataas. Kung wala ang problema ang makina. Okay, so mga ginagawa ko dito, wala akong dinadagdagan ng silicone oil. O yung oil dyan sa may clutch pan. Para lang hindi mag-init, no? Ngayon, ang nagtataka rin yung mayari, bakit nilagyan daw yun ng coolant, ganun pa rin. Okay. Sabi ko nga, pag may problema, kahit may coolant, kahit pinakamahal na coolant yan, tataas yan. Okay, so baklasin na natin ito. Okay, so ayan, binabaklas na. Pakita ko sa inyo mamaya kung ang itsura ng radiator niyan. Sa mga hindi pa nakakapanood ng ibang video natin. So, ito yung una natin ngayong araw. Abangan nyo yung mga susunod. Okay, so yan. Natanggal natin yung shroud. Ito yung usually ginagawa ng mga nagkakabit ng radiator. Ayan. Kung makikita nyo yung shroud. Ito, paulit-ulit yan itong mga sinasabi ko. No? Sana yung iba hindi nagsasawa. Kaso yung iba hindi napapanood dati ang video natin. No? Ayan, tinatabas nila to. Yan. Tapos yan.
para kahit nakakabit pa yung radiator, nahuhugot na yung shroud. So ito yung ginagawa ng iba dyan. Ayan, so makikita nyo, papasok na yan yung tabas nila na ayon dyan sa ugis nyong harap ng pan. Ayan, andyan yung shroud. Mayroon pa yung kasama dito, may nakakabit pa yan. Tinanggal nila bukod sa pagtabas nito. Okay. So, isa yan na nakita ulit natin na hindi pang karaniwan dito sa sasakyan na to. And then dito pala mabibisual mo na itsura ng radiator. Ito bagong overall to. Pina-overall daw niya. Pinalinis niya. Pero bakit ganun pa rin? Okay, tatanggalin natin yung radiator. Okay guys, so ito na yung radiator niya. So, makita nyo. Ganyan yung itsura ng 3 rows. Kung mapapansin nyo, lalaki nga ng butas. No? Pero kulang yung rows. No? And bukod dyan, copper. So, iba magpalamig yung copper kesa sa aluminum. So, ang nangyayari dyan, hindi kayang palamigin. Itong radiator na to, yung init ng makina pag high RPM na, no? Yan. So bago pa yung radiator niya. Pero napa-overall niya na dahil sa problema ng pagtaas. So napa-overall na, ganun pa rin. Papalitan natin ngayon 'tong radiator. Okay guys, so ayan, ikabit na namin yung radiator. Yan yung main radiator. Okay, so pagbalik na lang niya, saka namin papalitan yung umugong, no? O yung maingay ng makina. O yung maingay sa makina. Which is yung, yan. Kapansin nyo, patigas. Dagdag kasi ng dagdag ng silicone. Ngayon tatapusin na natin to kasi may mga kasunod pa para medyo mapabilis tayo. At ito uwi pa to ng sa Riyaya Quezon. Okay guys, pag ito habang nagpapagawa kayo, yung mga ibang mga nagpapagawa sa mga kwentuhan. So ngayon kukwentuhan sila. Nag-uusap sila tungkol sa difference ng sasakyan nila ng bawat isa. So napag-compare nila, lalo yung mga dito na nagpapagawa, napag-compare nila yung sasakyan ng bawat isa. Okay guys, so okay na tayo dito sa pula. So makaka-uwi na siya, no? Ngayon sasalan natin yung isa. Ang issue niya, umiinit din daw, no? Yung temperature, no? Tumataas yung temperature. Check natin ulit kung ano na naman ang problema nito. Okay guys, so ito na. So ito, tumataas yung temp. 2015. Boy. Okay guys, so kailangan natin buksan yung water pump kasi yung may abnormality, no, sa galaw ng tubig niya. So possible na bawas ang ngipin or possible sa loob ng radiator yung madumi kasi hindi ganong magalaw yung tubig. Okay, so tatanggalin natin yung water pump, then check natin kung may problema. Sana wala. Ay no. So tumamba na naman tayo sa hula. Medyo natsambahan natin na may problema nga yung water pump niya, no? Ayan, kung mapapansin nyo, manipis na yung iba,
Then kulang na ng isa. Yung isa nakahiga na. Ngayon, bakit humihiga yung isa na yan? Or bakit humiga? Humihiga yan kasi siya yung nagpapump ng tubig. So yung puwersa na ina-absorb nito, yun ang nakakapagpahiga sa kanila. Hindi nakakapagputol ng impeller niya. Okay? So mangyayari dito, palit water pump. Okay guys, so naka-chamba na naman tayo. Chamba na naman yung hula natin. No? So sa galaw kasi ng tubig yan, nadadiagnose ko na yan kung may problema sa system o sa cooling system niya. Hindi yung buo yung water pump or hindi mo alam or wala kang idea is binabaklas mo. No? Ang water pump, hindi ko babaklasin yan nang walang problema. Hindi tayo nag-actual check. No? Actual check para makita mo kung may problema yung water pump. Dahil sa galaw pa lang ng tubig or diagnose mo pa lang yan, dapat alam mo kung may tama. Kasi pag binaklas mo yung water pump, natural, sisingilin mo na yung may-ari. Sisingilin mo ng labor. So hindi ko yan babaklasin para lang singilin yung may-ari. Babaklasin ko yan kapag may sira. Okay, so mangyari, palitan natin ang water pump to. And then, ilinisin yung radiator. And then, babalik na natin. Okay? And then, meron pa tayong isang waiting. Abangan nyo yan kung ano ang problema niya. Okay guys, so sasabay ko na rin yung pagpalit ng radiator nito. Dahil galib yung kaya nga nasabi ko, no, sa ibang vlog ko na minomonitor ko yan para maiwasan maputukan yung radiator. So nakita ko yung malaking radiator niya. May lamat na, no? Kaya sasabayin na namin yung pagpalit. Then, salang na natin itong isa. So, meron tayong isa rito. Yan. So, salang na natin yan. Dahil ang problema niya, papachaser lang daw pala siya. At saka, may tumutunog doon sa pinto niya sa likod. Okay? So, check natin kung ano yung tumutunog sa pinto sa likod. And then, change oil. Okay guys, so ito yung pinto niya sa likod. May malangit-ngit? Oo, malangit-ngit. Okay, malangit-ngit. So, tagis-tagis. So, meron niyang issue dito. Pero, may isa pang issue. Okay. So ngayon, kung di mo madiagnose na naman ng maayos, no? Malaking problema na naman, no? Ayan. Okay. Okay. Bago natin pagdiskitahan yung bisagra. Oh, makikita mo yan, mga nangyayari. Baka mamaya eh. Oo. Oh. Yan ba yung narinig mo? Meron pang ano yan, yung parang... Meron pa? Oo. O, taga, tapos mo natin ito kasi hindi mo napaka-sensitive niya, oh. Oo. Oh. Oo nga. Matunog na, di ba? Matang yun. Ano natin? Kasi pag ginagalaw yung plaka, eh. Oh, meron pa. Hindi yan sa pinto, eh. Meron din siya, pero hindi yan yung... Dito yung gagaling yan. Pero malakas ka pag ano? Hindi, malakas yan. Meron dyan, di ba? Lakas na tunog dun sa loob. May nanap mo, lagatak o langit-ngit? Langit-ngit, saka lagatak meron. Ah. Okay, so langit-ngit at saka lagatak pala, hinanap niya. Ay, wala yan dyan sa upuan. Wala naman dito kasi mga inano ko ito eh. Ito yan. Ayun, no? Yan, narinig mo sisiw na yan. Oh. Yan. Yan yung hinahanap mo? Ayun pa oh. Yan. Ayun na siguro to. Okay. So yun yung langit-ngit. No? Yung lagata. Oh, yun. Tumataktak. Iba naman yun, no? Kailangan na... Alam ka agad. Alam mo yan. Kasi pag di mo alam yan, yari ka na naman. So lalaki yung sira, no? Dadami yung gagalawin. Kaya dapat matukoy mo agad kung ano yung problema.
Yun lang pala yun. Hindi mo nakita. Okay, so lagatak. Yung lagatak naman ng pinto sa likod. Yan yung nasa vlog ko na yung adjustment, no? Yung adjustment dito. Pero ito kasi, kaya mas maganda talaga actual. Nadadiagnose natin ng actual. Napo-point natin kung ano talaga sira. Mahirap yan pag nasa mga video lang or nasa message lang. Dapat talaga actual. Problema yung malalayo lang. Yun ang problema. Okay. So, pakita ko sa inyo kung anong issue nyan. Hindi ko pa nakikita pero alam ko na kung anong issue nyan. Ang issue nyan, may punit, no? May punit yung kanyang dalawang brace dito. Dalawang brace na may punit yan. Yung brace ng pinto. Yung mic, iba naman yun. Kasi may ano pa yun, may tangki pa yun. Argon. Argon gas. Argon gas. Bakal. Pang-40 daw sa'yo yung kami. Pang-40 daw. Gano'n ko nag-init. Ayun, kanina tinatangan mo. Okay, so ayan, idea na naman to, no? Kung ano mo kayo na muna. Parang hindi dito nasusunod. Idea dito, so ito yung problema niyan. Nakikita niya mayroon namang crack. Ayan. May crack. And then ito dapat, naka-weld dyan dun. So bitaw na yan. Ayan. Let's go, baby. Bitaw. And the other side, bitaw. Saan ngayon yung tumutunog? Ayun yung tumutunog. May squishy sound siya dyan. Kumakaskas to. Kaya pag tinutulak ko kanina yung bolt ng plaka, tumutunog. Ayun o. Tama na? So, bitaw na yan. Kaya tinatanong kita kanina kung meron kang TIG weld. No? Kasi, yun o. Meron sa mga pang metal works, no? Ayan. May welding siya. Kaya tinatanong ko kung meron kang TIG weld, yun ang gagamitin mo dyan. Tama? Kaya lang ano yun, spata ng ano. Okay guys, so nakabit na natin yung water pump. So bago na rin yung belt natin and then yung engine fan blade. Okay na. So makakabit na lang natin dyan is yung main radiator. Kabit na natin yung shroud. Okay, so main radiator na lang kulang yan sa kabila tayo. Okay, so dito so nakita ni Master Boy na sira yung transmission support. At the same time na kapag case oil tayo, naka-drain yan ang oil yan. And then sa likod ng pinto niya, yung problema niya dun sa knocking. So iba yung squeezy sounds sa knocking. Yung knocking niya na solve na natin. Same yun yung nasa video ko. Yung nasa video na binabawasan ng washer, no? Doon sa likod. Doon sa may point naka door catch. So yung squeezy sound, dahil may kilala naman yata siya mag welding o mag acetylene or TIG weld, doon yun napapatira yun, ha? Hi guys, so habang kinakabit ni Master Boy yung bagong yung bagong Master Boy ka dyan. Yung bagong transmission support. Okay, so paano nga namin nalaman na sira yung transmission support? So pakita ko sa inyo. So ayan, ito yung transmission support na tinanggal. Ayan, makikita nyo, ayan, madumi na. So, ganyan ang position ng goma. Ayan. Okay. So, itong ibabaw na to, nakasayad na dito. Ibig sabihin yan, hindi na nakakapit yung goma sa gilid. Mabibiswal mo yan, mawawala yung pagitan na yan. Ayan. Okay. So, yun ang nabiswal ni Master Boy, nakadikit na dito.
Sinabi tingin mo yung mata mo. Ah, ganyan na yun. Nakadapa na. Bumbog. Kaya, na-diagnose niya na sira na yung transmission support. Pag ilalim yung sa ilalim, pag drain ng oil. Yan. So, si Master Boy pa lang din may check-up niya. Hey. Okay guys, so balik tayo dito sa radiator. Ayun yung radiator natin. So, ikakabit ko na yan dito para matapos na to. Huh? Habang ginagawa ni Master Boy yung transmission doon at saka yung change oil. Okay guys, so yan. Nakompleto na namin. Radiator na nakabit na. And then meron na rin yung tubig yan. Okay. Kung natatandaan nyo kanina yung galaw ng tubig, ngayon mapanda rin na natin yan. Wala ko kaming kadala-dala, tubig pa rin. Okay. So check natin yung movement ng tubig. Ayan. Tubig. Iba yan sa kanina. Okay, okay guys. So, tapos na tayo dito. Change oil sa yung transmission support. Sa likod, no? Nandito, inukompleto na lang yung upuan or yung engine cover ni Subuan mo! Master Boy! Okay guys, so natapos na naman ang araw namin. Ayan, natapos na silang lahat, no? So, meron na naman kayo mga napulot na idea tungkol sa pag-init ng makina itong urban. At naka-chamba na naman tayo sa pag-diagnose, no? Dahil pag may chamba, merong quality Master Boy.